naka-ready na ang iyong money para sa napupusuan mong adventure scooter. At merong dalawang finalist na natira sa iyong pagpipilian. Nagdadalawang isip ka pa rin kung alin dito sa dalawa ang iyong kukunin. Kaya i-walk around review ulit natin, baka sakali makatulong po sa inyong pagdidesisyon kung alin talaga rito sa dalawa ang inyong kukunin. Alam nyo, miski ako po, nahihirapang mag-dinsyon kung alin dito sa dalawa kasi talaga naman napakagwapo nila pareho. Pero syempre, ang titignan po natin ay yung kanyang presyo. Obviously po naman, mas mataas po itong presyo ng FKM Venture Ultimate na 150cc. Okay, mamaya aalamin natin yung kanilang mga eksaktong presyo. Pero overall, almost the same lang din sila ng specifications. Medyo lamang lang po ng konti itong si Venture 150. Sa looks muna unahin natin. Dito po sa Husky ADB 150, mapapansin natin yung kanyang windscreen. Almost the same lang din po ng size sa Venture Ultimate 150. Pinilalam po, nakapix na, non-adjustable itong windshield po ng Husky ADB. Unlike dito po sa Venture Ultimate, meron po siyang pihitan. O yan, hihilahin po natin ito para may adjust, may taas pa yung kanyang windscreen. Pareho silang bulky dito sa kanyang front view. Yun nga lang po, mukhang malaki ng konti si Venture Ultimate. Pero sa size po na nakita natin, nasa 780 po ang size ng width ng SYM ADB Husky. Unlike dito po ay 740mm lang po. So mataba po talaga ang itsura nitong si SYM ADB. By the way mga ka-riders, may available pong tatlong kulay dito sa FKM Venture Ultimate. Meron po siyang red, white and gray. Dito naman po sa Husky ADB, meron po siyang black, gray and white na kulay. And then pagdating naman po sa kanyang lighting system, almost the same lang din sila ng forma, napakaangas po talaga, wala akong tulak kabigin. Lumamang lang po ng konti sa DRL itong si Venture Ultimate, very visible sa ating makakasalubong yung ating turning signals dito po sa Venture Ultimate. Napapansin nyo itong white na mahaba po, yan po yung kanyang DRL, and then ito ang kanyang turning signal sa gitna, sa pagitan po ng headlight at ng DRL. Okay, naka-projector lamp naman po ang headlight ng Venture Ultimate. Alay ko dito sa SYM, although parehas lang naman sila may DRL, pero ito naman ang DRL po niya nandito sa bandang baba ng kanyang LED na headlight. All LED po sila pareho mga ka-riders, kanilang lighting system.
Pero maganda naman po dito, mas mataas yung position ng kanyang turn signals dito po sa Husky ADV. Ayan, nakabukod na po siya. Hindi nga lang po flexible, pero LED na po yan. Mas visible po lalo sa ating mga kasalukong. Isa pa po sa special features ng Venture Ultimate, meron po siyang front camera. Rear and front po yan, ha. Unlike po dito sa SYM, wala po siyang camera. And then pagdating po sa front fender, napansin ko mas mahaba po ang fender ng Husky ATV. And then same lang din po sila ng front suspension, pareho po naka-telescopic fork na may rubber boot at reflectors. And then sa front tire po ng Venture Ultimate, meron po itong sukat na 110 by 80 by 14. Of course, tubeless na po yan at ang kanya naman pong brand ay CST. While naman po dito sa Husky ADV, meron po sukat na 120 by 70 by 13. And then Kenda tire po siya, of course, tubeless na rin po. And then pareho pong naka-aluminum mag wheels ang ginamit sa kanyang mga wheels. And then meron po siyang kulay na pagka-brown silver. Ayan, aluminum na po ito. And then dito naman po sa Venture Ultimate, matte black po na aluminum ang ginamit ng mag wheels. Equal sa mga braking system dahil meron po silang single disc na merong dual piston caliper, and then equipped po siya ng anti-lock braking system. And then ganun din po dito sa Husky ATV, single disc na may dual piston caliper at anti-lock braking system para in case na tayo po ay mag-panic braking, emergency brakes, hindi tayo basta-basta i-slide. Another safety features, pareho po silang meron traction control system. Isa po yung sensor na minomonitor yung speed ng ating mga wheels at para ma-prevent na rin po from drifting ang ating mga motorsiklo. Sa rear tire naman po ng Venture Ultimate, meron po itong sukat na 130 by 70 by 13. And then naka single piston caliper na meron pong single disc. And then meron na rin po siyang ABS dito sa rear brake. And then sa kanya naman pong rear suspension, naka double shock absorber na po siya na meron pong sub tank. And then dito naman po sa Husky ADV, meron pong sukat na 130 by 70 by 13 ng kanyang rear tire. And then sa kanya naman pong rear suspension, gumamit po ng monoshock preload adjustable. And then nandito po sa left side yung kanyang rear brake, naka single disc na meron pong single piston caliper, and then ABS na rin po siya. And then pagdating naman po sa kanyang taillights, ayan, pareho po silang unique and stylish. Dito po sa ADV Husky, ayan ang kanyang stoplight po sa gitna. And then yung kanya pong mga taillights, ito medyo narrow lang po siya, no? Unlike dito po sa Venture Ultimate, ayan, makikita po natin dito yung letter V shape na nagre-represent ng kanyang model name na Venture. Then maganda humalapad siya, di ba? Okay, all LED rin po sila. Nakabukod po pareho yung kanilang mga turning signals. Ayan, flexible po dito sa Venture Ultimate and non-flexible naman po dito sa Husky ATV. Okay, makikita po natin sa gitna yung kanyang rear camera. And then dito naman po sa Husky ATV, meron po siyang icon ng camera dito eh. So pwede po siyang installan. Yung nga lang po, wala siya talaga naka-install sa ngayon. And then pareho pong mahaba yung kanyang tire hugger. Pagdating naman po sa kanyang muffler, dito po sa muffler ng Husky ATV, medyo maiksi siya pero bulky rin naman. And then yung kanyang shape po medyo triangular ang dating, di ba? And then ito po yung kanyang plastic na heat guard. And while dito sa Venture Ultimate, mahaba po siya. And then combined po ng steel at plastic yung kanyang heat guard. Fully protected po hanggang dito sa tip. Kaya mas bulky po siya. At ang maganda po sa dalawang ito, pareho po naka-upright position para in case na baha, wala tayong problema. And then pareho po silang wala ng kickstart. Pero pareho po may kill switch sensor yung kanyang side stand. Ayan, no problem kahit makalimot tayo, hindi tayo makakapagpatakbo pag yan po ay nakababa. And then mas mabigat po ng 5 kilo ang Venture Ultimate. Meron po siyang timbang na 155 kilos. Dito naman po sa Husky ADV, mitimbang po siya ng 150 kilos. And then ito po ang tama pagdating sa isang adventure scooter. Dapat po mataas ang kanyang ground clearance dahil nga po isasabak din natin ito sa bahaan. Meron po itong 165 mm na ground clearance dito po sa Venture Ultimate. At ito naman po sa Husky ADV, mababa lang po ang kanyang ground clearance, nasa 117 mm. And then pagdating naman po sa seat height, mataas po ng konti ang sa Husky ADV. Meron po itong sukat na 780 mm. Samantalang sa Venture FKM naman po, nasa 775 mm. Pero para sa akin, mas maganda po ang quality nitong seat cover or itong upuan ng Husky ADV. Meron po siyang hard plastic dito na will serve as protection ng ating upuan.
then single tone lang po siya na meron pong stitch dito sa gitna. And then dito naman po sa Venture Ultimate, single tone din po siya pero mas maganda po yung kanyang mga stitches. So. And then mas magaspang po yung kanyang seat cover. Dito naman po may kanyang shape po, mas malalim mo yung tabas niya, di ba? And then pareho lang po sila ng engine oil capacity, pareho pong 1 liter. And then sa kanya pong gear oil capacity, pareho rin naman po siyang 110 ml. By the way mga riders, made in Taiwan po ang Husky ADB 150 at made in China naman po ang FKM Venture Ultimate. And then panalo naman ng Venture Ultimate pagdating po sa kanyang grab bar at bracket. Magkasama na po siya, hindi na tayo bibili ng extra ng bracket pag maglalagay po tayo ng top box. Then dito naman po sa SYM, ayan, grab bar lang po siya. So kailangan pa po natin bumili ng extra ng top box bracket. Check naman po natin yung kanilang under seat storage. Okay, dito po sa Husky ADB, ayan po ang sukat. Malapad din po siya at malalim. And then dito naman sa Venture Ultimate 150, ayan, medyo makipot siya. Pero pahaba rin naman. Siguro magsusukat tayo para mas makita natin ang actual. Okay, unahin po natin dito sa Husky ADB. Ayan, pasok po yung ating full face helmet na Spider. Yun lang, talagang matambok po siya eh. Kaya malamang hindi rin po ito magsasara. Ayan, hindi ho ari dito ha. So lalo na ho siguro dito sa Venture Ultimate kasi medyo makipot po eh. Ayan, kita nyo, hindi po siya pwede mga riders. So siguro mga ano lang ho rito, half face na helmet. Kaya pagdating po sa U-Box, mas malaki po ang U-Box ng Husky ADB kesa sa Venture Ultimate. And then pagdating naman po sa fuel tank capacity, panalo si Husky ADB, meron po siyang 15 liters na fuel tank capacity. Maganda rito, makakapaglagay pa tayo ng ilang maliliit na gamit dito, di ba? Para na rin siyang box dito sa ating harap. Dito naman po sa Ventures Ultimate 150, meron po siyang 9.3 liters na fuel tank capacity. Okay, sa fuel consumption, hindi naman po sila nagkakalayo. Around 40 to 45 kilometers per 1 liter ang kanilang mga konsumo. And then sa top speed, ganun din po dahil pareho sila 150cc. Kaya po nila ang 110 to 120 kilometers per hour sa kanilang top speed. Almost the same po sila ng position ng kanilang ignition system. Pareho po sila naka-smart keyless system na. Dito po sa Venture Ultimate, nandito po yung kanyang ignition. And then katabi po niya ang idling stop or yung stop and start system. And then nandito po sa gitna yung kanyang USB ready na charging port. And then dito naman po sa Husky ADB, papansin nyo yung kanyang nab naka-chrome na, diba? And then meron po yung backlight na kulay blue. And then katabi po niya yung kanyang USB ready na charging port. And then sa box naman po, almost the same din sila ng size. Ayan, dito po sa Venture Ultimate, pasok po yung ating buong kamay dito sa kanyang box. And then sa loob meron po siyang extrang to lighter, ayan, sa mga mahilig mag-yosi, ayan, dito, bukod pa po yung, so dito, pwede pa rin tayo maglagay ng another na USB charging port dahil bibili lang po tayo ng adapter. And then, dito naman po sa packet ng Husky ADB, ayan, medyo palalim din po siya, ayan. Nga lang po, nakabukod yung kanyang charger eh, kaya kailangan pa natin ng wire na medyo mahaba para makapag-charge habang tumatakbo po tayo. I-compare din natin yung kanyang mga remote. Ito po ang remote ng Husky ADB. Kunin naman natin yung remote ng Venture Ultimate. Okay, ayan po yung kanilang mga remote control. Dito po sa remote ng Venture, ayan, may pagka chrome siya sa gitna yung mga button niya, di ba? And then yung kanyang manual key, ayan po nakabukod. So ayan, pagka nagka-problema tayo sa baterya, no problem, ayan pa rin po yung kanyang susi, mapatakbo pa rin natin. And then dito naman po sa Husky ADB, all black po yung kulay ng kanyang remote control. Almost the same din lang po sila ng timbang. Ayan, ganun din po, ayan yung kanyang manual key. And then para sa akin, mas panalo po ang naked handlebar ng Husky ADB. Maganda po yung pagkakagurb niya, mataas, hindi tayo pasubsubang riding position. Unlike po dito sa Ultimate Venture, almost straight yung kanyang naked handlebar. Ayan, pareho po namang aluminum yung kanyang mga naked handlebar. And then sa handle post, panalo naman si FKM. Ayan, meron po siyang brand dito sa gitna. Dito naman po sa SYM, wala, bakante po siya.
Pero mas malaki naman po yung digital screen or instrument panel ng Venture Ultimate. Nasa almost 5 inches naman po siya. And then dito naman po sa Husky ADB, mga 3 inches lang po ang kanyang digital meter. And then meron po siyang dalawang button dito po sa magkabilang side ng kanyang panel. Yan po yung kanyang select and menu. Bali, soft touch lang po yan. Okay, sa mga switches and buttons po naman, dito po sa Venture Ultimate, nandito po yung control ng kanyang menu dito po sa kanyang display screen. Okay, ayan po yung kanyang forward and back, and back and set. And then, nandito po yung kanyang high beam, low beam sign, and then passing light. Okay, turning signals, horn. And then dito po sa kabila, ito po yung kanyang traction control. And then, hazard lamp, and then DRL, headlight, and then switch off. And then yung kanyang naman pong electric starter push button. And then dito naman po sa Husky ADB, ang hazard lamp po niya ito, itong kulay yellow dito sa right side. And then meron din po siyang engine stop, or ito po yung kanyang kill switch. And then electric starter push button. And then dito po yung kanyang high beam, low beam sign, turning signals, horn. And then meron din po siyang passing light dito sa harap. And then almost the same po siya ng bar end at ng handle grip. And then almost the same nga po sila ng engine specifications. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa kanyang cooling system, fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system, 150cc displacement, and then Euro 4 compliant na po sa kanyang emission control. Sa FKM Venture Ultimate 150cc, meron po ito maximum power of 16.2 horsepower at 8,500 rpm, and maximum torque of 14.6 Nm at 5,500 rpm. And then sa SYM Husky ADB 150, meron po ito maximum power na 14.5 horsepower at 8,000 rpm, and maximum torque of 14.5 Nm at 6,000 rpm. Para naman po sa suggested retail price dito pong FKM Venture Ultimate 150cc, meron po siyang price na 170,000. At dito naman po sa Husky ATV 150, meron naman po siyang price na 152,900 pesos. Kaya meron po silang price difference na 17,000 pesos. Ayan, sa mga interesado po, pasyalan nyo lang po dito sa Archway San Pablo, Barangay San Antonio 2. Dito lang po ito sa X-Gen Plaza, tapat lang po ng Sanera Subdivision. At kung hindi naman po kayo makapasyal at busy sa trabaho, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page na Archway San Pablo. At kung may mga katanungan naman po kayo para sa kanyang installment basis or bank financing, message nyo lang po ang kanilang branch manager na si Sir Jim Batallones. Okay, like, comment, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po.